our beloved Boss Mike, Boss Mike. Cervera. Nakakabahala ang mga pahayag na narinig natin nitong mga nakarang araw. Nandyan ang walang pakundangang pagmumura at ang pagbabanta ng planong ipapatay ang ilan sa atin. Kung ganun na lang kadali ang pagplano sa pagpatay ng isang presidente, papano pa kaya ang mga pangkaraniwan na mamamayan? Yang ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Yan ay aking papalagan. As a democratic country, we need to uphold the rule of law. Ako, bilang pinuno ng executive department at lahat ng mga nanunungkulan sa pamahalaan ay may sinumpaang tungkulin. Natutup din at pangangalagaan ang konstitusyon at ang ating mga batas. Kaya hindi tama ang pagpigil sa mga halal ng bayan sa paghahanap ng katotohanan. Hindi na sana hahantong sa ganitong drama kung sasagutin lamang ang mga lehitimong katanungan sa Senado at sa House of Representatives. Ang katotohanan ay hindi dapat itokhang. Tapos na sana ang usapang ito kung tutuparin lamang ang sinumpaang panata na bilang lingkod bayan ay magsabi ng totoo at hindi hahadlangan. Imbis na diretsahang sagot, nililihis pa sa kwentong chicheria. Hangad ko na matuldukan na itong mga pangyayaring ito sa parang matiwasay at magdadala sa atin sa katotohanan. 12 taong din ako nanungkulan sa magkaparehong kamara ng Kongreso. Batid ko ang kapangyarihan iginawad sa kanila ng taong bayan at ng ating konstitusyon. Dahil dito, iginagalang ko ang kanilang gawain bilang isang independenteng sangay ng ating republika. Kahit ang buong executive branch, lahat ng mga ahensya ay hindi nakakaligtas at parating sumasailalim sa kanilang masusing pagsusuri. Bilang isang bansa, marami tayong mga paghamon na dapat harapin at mga suliraning dapat bigyan ng lunas. Sa kabila ng mga pambabatikos, nakatuon ang aking pansin sa pamamahala. Ngunit, hindi natin ikokompromiso ang rule of law. Kailangan manaig ang batas sa anumang sitwasyon, sino man ang tamaan. Kaya hindi ko hahayaan magtagumpay ang hangarin ng iba na hatakin ang buong bansa sa burak ng politika. Alang natin ang proseso, tuparin natin ang batas, tahanin natin ang mandato na pinagkatiwala sa atin ng milyon-milyon na Pilipino. Magtrabaho po tayo sa ikauunlad ng Republika ng Pilipinas at para matamo ang bagong Pilipinas. Yon! Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa mandako ng mundo. Naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Narinig nyo naman si Mr. President, mga kababayan. Talagang nandoon pa rin yung pagiging edukado at malumanay. Pero may diin. Alam nyo mga kababayan, nung napanood ko ito, tuwan-tuwa ako. Oo. Dahil sa unang pagkakataon mga kababayan, tumuligsa ito. Oo. Sa mga nangyayari at ginawa ng kanyang vice presidente. Kauna-unahan ito mga kababayan. Kauna-unahan. Kaya nga mga kababayan, opo ha, bago natin umpisahan itong talakayin na to, opo, huwag nyo po munang kakalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. So ito na mga kababayan, talakayin natin to. Grabe no, napakalupit na mga binitawang salita ni Pangulong Bongbong. Pero ito talaga naman, ano, masasaktan na naman si Sara. Kaya nga si Sara, sinabayan ito ng press con. At kung ano-ano naman ang sinasabi mga kababayan, pakita ko lang yung mukha ni Mr. President na kahit konti magkamukha kaming dalawa. Ngayon mga kababayan, eto, si Sara nagpa-press con. At ngayon mga kababayan, abay iba na yung tono ha. Kung dati ang binabanatan nila ay mga dilawan, ngayon kumukuha na ng simpatsya. Sa pamamagitan ng ibinibintang na
sa mga Marcos ang pagkamatay ni Ninoy Aquino. Magaling talagang humukay. Si Sara Duterte, mga kababayan, yung paghukay ng bangkay, eh hanggang salita lang. Ngayon, mga kababayan, ang hinuhukay niya na yung mga isyong naibaon na ng limot ng marami nating mga kababayan. Ano yung issue na yon, mga kababayan? Yung issue na yung pagkamatay daw ni Ninoy ay kagagawan ng mga Marcos. Naniniwala pa ba kayo dyan? Alam nyo, mga kababayan, desperado na talaga itong si Sara Duterte. Matapos hindi paburan ang kanyang kahilingan pagpunta doon kay Lenny Robredo, kinarjak, oo, cancel. Abay, eto, oo, gustong pag-awayin yung dalawa ng nagkakasundo na pamilya at mag-alam naman natin na magkalaban sa politika noon. Pero ngayon, mga kababayan, iba na. Sapagkat ang mga dilawan, tahimik na. Ang mga Marcoses, mukhang kinalimutan na. So ano pang iniiyak ni Sara? Yan po ang tanong ng karamihan nating mga kababayan, bakit hinuhukay yung mga issue na tapos na? Sara, ang hinuhukay mo ay 30 taon nang mahigit ang nakakaraan. Para mas madaling maintindihan, 3 dekada ng mahigit, Sara. Oo. Nung panahon na yan, malamang nagcha-Chinese garter ka pa. Ngayon, hindi lang Chinese garter, talagang sa Chinese ka na. Diba, mga kababayan? So eto, mga kababayan, umpisan natin kay Pangulong Bongbong Marcos itong talakay na to. Sapagkat marami tayong tatalakayin dito, at isisingit natin itong mga Muslim na sumisigaw, mga kapatid nating Muslim, shoutout po sa inyo. Inirerespeto po namin kayo bilang kapwa Pilipino. Pero yung mga malapit sa inyo, mukhang binabastos kayo. Ngayon, mga kababayan, ito, Sara, ang sagutin ninyo. Yung mga Muslim na sumisigaw din ng katarungan. Hindi lang yung mga biktima ng EJK ng tatay mo, kundi yung mga biktima rin ng tatay mo, ha? Nung nag-martial law ang Mindanao. Tandaan mo yan, Sara. Ito na, pasok. Nakakabahala ang mga pahayag na narinig natin itong mga nakarang araw. Nandyan ang walang pakundangang pagmumura at ang pagbabanta ng planong ipapatay ang ilan sa atin. Kung ganun na lang kadali ang pagplano sa pagpatay ng isang presidente, paano pa kaya ang mga pangkaraniwan na mamamayan? Yang ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Yan ay aking papalagan. No. As a democratic country, we need to uphold the rule of law. Ako, bilang pinuno ng Executive Department at lahat ng mga nanunungkulan sa pamahalaan, ay may sinumpaang tungkulin na tutupdin at pangangalagaan ang konstitusyon at ang ating mga batas. Kaya hindi tama ang pagpigil sa mga halal ng bayan sa paghahanap ng katotohanan. Correct. Hindi na sanang hahantong sa ganitong drama kung sasagutin lamang ang mga lehitimong katanungan sa Senado at sa House of Representatives. Correct. Ang katotohanan ay hindi dapat itokhang. Tapos Correct. Na sana ang usapang ito kung tutok pa rin lamang ang sinumpaang panata na bilang lingkod bayan ay magsabi ng totoo at hindi hahadlangan. Imbis na diretsahang sagot, nililihis pa sa kwentong chicheria. Hangad ko na matuldukan na itong mga pangyayaring ito sa parang matiwasay at magdadala sa atin sa katotohanan. 12 taon din ako nanungkulan sa magkaparehong kamara ng Kongreso. Batid ko ang kapangyarihan iginawad sa kanila ng taong bayan at ng ating konstitusyon. Dahil dito, iginagalang ko ang kanilang gawain bilang isang independenteng sangay ng ating republika. Kahit ang buong executive branch, lahat ng mga ahensya
ay hindi nakakaligtas at parating sumasailalim sa kanilang masusing pagsusuri. Bilang isang bansa, marami tayong mga paghamon na dapat harapin at mga suliraning dapat bigyan ng lunas. Sa kabila ng mga pambabatikos, nakatuon ang aking pansin sa pamamahala. Ngunit, hindi natin ikokompromiso ang rule of law. Kailangan manaig ang batas sa anumang sitwasyon, sino man ang tamaan. Kaya hindi ko hahayaan magtagumpay ang hangarin ng iba na hatakin ang buong bansa sa burak ng politika. Igalang natin ang proseso, tuparin natin ang batas, alalahanin natin ang mandato na pinagkatiwala sa atin ng milyon-milyon na Pilipino. Magtrabaho po tayo sa ikauunlad ng Republika ng Pilipinas at para matamo ang bagong Pilipinas. Yon! Ang lupit, mga kababayan. Ang lupit. Grabe yung banat. Malupit talaga. Parang ako. Lahat ng sinabi ni Pangulo, putik na yan, lagi kong sinasabi ito. Magtrabaho tayo. Hindi yung tatamad-tamad. Oo, kasi hindi natin matatamo ang tagumpay. Hindi natin makakamtan ang bagong Pilipinas kung hindi tayo sama-sama magtatrabaho para sa bagong Pilipinas. Nakita niyo naman ang Pangulo. Hindi natigil yan kung paano yung pagsisilbi at pag-iisip, ha? Kung paano iangat lalo ang bansang Pilipinas. Pero ngayon, mga kababayan, talakayin natin, isa-isayin natin, baybayin natin bawat salita ni Pangulong Bongbong. Pasok. Mga kababayan, opo, bago natin umpisa ang baybayin, baka naman pwede, pakiusap ko lang kahit ngayon lang. Mag-like na kayo. Oo, yung mga nanonood dyan. Effort naman. Huwag kayong tatamad-tamad. Pipindot na lang. Ha? Pipindot na lang. Pindutin nyo na yan, mga kababayan. Isang like, isang share, at isang subscribe. Mga kababayan, hindi tayo papayag na tayo ay magwawalang kibo na lamang. Sa mga nangyayari ngayon na ginagawa nilang panggugulo sa bayang ito para magkaroon ng kaguluhan ang mga Pilipino. Tatayo tayong lahat, mga kababayan. Handa ba kayo na ipagtanggol si Pangulong Bongbong? Baka kasi, mga kababayan, sa mga susunod na araw at panahon, maaaring bukas sa isang araw, magkakaroon ng tunay na people power! So, mga kababayan, yung mga 14, 28 kasama anino, tatapatan natin ng mas higit na mas marami para maipakita natin ang pwersa na tunay na nagmamahal sa bayang ito. Sama-sama tayo. Ha? Isang kembot na lang. Opo. At magaganap na ang tunay na people power. Kung nung araw nagpi-people power para pababain ang sa pwesto ang isang Marcos, ngayon, mga kababayan, magpi-people power para manatili at suportahan ang gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Opo, ha? O, sige, bye-bye na natin to. Tuloy. Nakakabahala ang mga pahayag na narinig natin itong mga nakarang araw. Totoo yan, mga kababayan. Hindi dapat sinasawalang bahala ni Pangulong Bongbong yan. Kailangan seryosohin dahil eto, ha? Seryoso talaga. Dahil nabanggit doon na mayroon nang inarkila kinausap na maaaring gumawa ng ano, ng pagpaslang sa mga natukoy, sa mga sinabi at mensahe ni Sara Dodede. Aba, ha? Mga kababayan, tuloy. Nandyan ang walang pakundangang pagmumura at ang pagbabanta ng planong ipapatay ang ilan sa atin. Kung... So, yan, mga kababayan. Bastos! Bastos, walang ya! May topak ang vice presidente. Tandaan nyo yan. Maliwanag pa sa maliwanag na ulo ni Bato. Opo.
ang Vice Presidente ng Pilipinas na ito ay bastos. Kaya kailangan na dapat manawagan para sa kanyang pag-alis sa kanyang pwesto. Opo, mga kababayan, hindi na dapat siya nagtatagal. Sapagkat mapanganib, hindi naman sa tayo ay natatakot. Kung hindi mapanganib talaga, tandaan ninyo, ang mga traidor na tao kayang gumawa ng mga bagay na hindi natin inaasahan. Bigla-bigla na lang yan, mananakit at maaaring isakatuparan ang kanilang mga maitim na balak para puksain ang ating mahal na Pangulo kasama na si First Lady. Tandaan nyo mga kababayan, ang traidor na tao, kailanman hindi dapat sinasawalang bahala. Opo. Di ba? O sige, Mr. President, tuloy. Ganun na lang kadali ang pagplano sa pagpatay ng isang presidente. Yan. Paano pa kaya ang mga pangkaraniwan na mamamayan? Yan mga kababayan ang tinutukoy dyan. Paano na lang yung karaniwang mamamayan? Eh sa mga sa presidente nga, kaya nilang bitawan yung salita na yan. Kaya wag na kayong magtaka kung maraming mga Pilipinong maliliit, mahihirap, nasa laylayan, na mga nasawi nung panahon ng tatay niyan. Ha? Ng tatay niyang si Digong. Opo. Wag na kayong magtaka, sapagkat ganyan talaga ang gawain ng masasamang tao. Masamang tao ang Vice Presidente. Tandaan ninyo, o kaya'y lahi ng masasamang tao ang ating Vice Presidente. Loy. Yung ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Correct, Mr. President! Puta! Yan! Yan ang inaantay naming mga salita sa'yo. Hindi dapat pinapalagpas yung mga ganyang salitaan. Alam naming ika'y mabuti, may busilak na puso, pero hindi laging ganun dapat, Mr. President. Kaya maraming natutuwa ngayon, tulad ko, na ikaw ay nagsasalita na patungkol sa mga batikos na hindi naaangkop sa ating mga Pilipino. Tayong mga Pilipino ay sinilang na mabubuti at may takot sa Diyos. Pero ako'y nangangamba at nagtataka, bakit itong pamilya na katunggali mo ngayon ay parang kaya na nilang gawin lahat ng kasamaan, masunod at makuha lang nila ang kanilang gustong naisin na maagaw ang pwesto at kapangyarihan. Ha? Mga kababayan, magsasalita tayo hanggat nandito ang Pangulo. Ipinaglalaban tayo, gumagawa ng maayos para sa ating mga kababayan. Tandaan nyo, marami silang mga akusasyon, pero hanggang ngayon, wala pa rin silang patunay. So anong gusto nilang gawin, mga kababayan? Utuin tayong mga Pilipino. Utuin ang mga mahihinang kaisipan ng mga Pilipino. Kinukuha nila yung emosyon ng bawat Pilipino. Kinukuha nila ang kahinaan nating lahat para paniwalain sa kanilang maiitim na balak. My God. Oo. Balak. Yan ay aking papalagan. Yun! Yan ang sinasabi ko. Palag kung palag. Sasama kami sa iyo, Mr. President. Sasama kami, 10 ng mga ilan dito. Paki-press 1 ang sasama sa atin, Pangulo. Wala akong boses pero kailangan kong ilabas ito. Oh, press 1 sa mga sasama. Oh, kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Mga kababayan, sa tagal ng panahon na nagkaroon tayo ng isang maayos, matino na pangulo na tulad ni Pangulong Bongbong, hahayaan pa ba natin na mawalan tayo? Hahayaan pa ba natin na si Pangulong Bongbong Marcos ay mawala at ang pumalit ay yung nagpahirap sa bansang ito? Abay mga kababayan, hindi ko na makuha kung ano pang masasabi nating
mga pag-iisip meron yung ating mga ilang kababayan. Nakakaawa, maaaring sila ay tama, ha? Tama yung sinasabi nung alin, mga kababayan, nung ilang mga nakakausap natin na itong mga taong gustong mang-agaw ng kapangyarihan ay may pansariling interes lamang. Diba, mga kababayan? Democratic country, we need to uphold the rule of law. Correct. Ako, bilang pinuno ng Executive Department, at lahat ng mga nanunungkulan sa pamahalaan ay may sinumpaang tungkulin. Pakinggan nyo. Natutup din at pangangalagaan ang konstitusyon at ang ating mga batas. Correct, kasi nasanay sila Sara at tatay niya na kapag nakapwesto, lahat ng batas ay hindi sinusunod. Bali, binabaliwala nila yung ating konstitusyon, yung ating batas, lahat yan, oo, baliwala sa mga Duterte. Diba? Kaya hindi tama ang pagpigil sa mga halal ng bayan sa paghahanap ng katotohanan. Correct. Yun naman ang sinabi natin, mga kababayan. Walang makakapagpigil at hindi dapat pigilin ang karapatan, sinumpaan, natungkulin ng bawat mga sangay ng ating pamahalaan. Isa na nga dyan ang ginagawang paghiring ngayon at nagwawala doon yung luka-lukang vice-presidente ng mga tanga na nando doon ng gugulo lang. Imbis na sumagot na maayos, matino, ayun, sinisira yung hiring na naghahanap lang naman ng totoo at katotohanan. Diba? Tuloy. Hindi na sanang hahantong sa ganitong drama. Hindi na sana hantong sa ganitong drama. Kaso, mga kababayan, ang problema ni Sara Duterte na idol ng mga tangat mangmang, abay, napakasimple. Kahit yung mga batang musmos naiintindihan kung ano yung ibig sabihin ng pagpapaliwanag. Hindi ba't pag tinatanong ninyo yung inyong mga anak na mga bata, bakit mo ginawa yan? Buti pa yon, sumasagot ng katotohanan. Pero itong, Diyos ko, hindi na natin alam kung ano itatawag, isang vice-presidenteng tanga, mangmang, at may sira ang ulo, sasagot ka lang. Abay, pinahaba mo pa't gumawa ka pa ng saraswela mo at ginawa mo pa ng drama, pati yung mga tauhan mo. Hindi natutulog at hindi nakapikit ang mga mata ng mga tao. Ang mayoriyang Pilipino nakabantay sa lahat na nangyayari dito. Sapagkat ang mga Pilipino ngayon ay naging makabayan mula na naging Pangulo si Pangulong Bongbong. Oh, di ba? Dati wala na tayong pakialam. Uhaw tayo sa totoong pagbabago. Ang bansang ito, mga kababayan, nauhaw, nagutom sa tunay na pagbabago. Akala natin ang magbabago ng bansang ito ay ang pamumuno ng tatay ni Sara Duterte na si Rodrigo Duterte. Pero mga kababayan, hindi pagbabago kundi pang-aabuso ang ginawa ng pamilyang yan. Oh, kininayo. Oh, di ba, mga kababayan? So mga kababayan, konting katahimikan, pumunta kayo sa isang sulok at mag-isip-isip kayo. Doon nyo masusumpungan kung ano yung sinasabi ko at kung saan ako nang gagaling. Mga kababayan, wala tayong nakitang pagbabago nung panahon ni Digunyo. Wala. Yung inaasahang pagbabago ng maraming Pilipino, nagkamali tayo. Imbis na tayo ay buhayin, busugin, ginutom at pinagpapatay yung mga maliliit nating mga kababayang Pilipino. Nasaan ang pagbabago? Nasaan? Tuloy. Sasagutin lamang ang mga lehitimong katanungan sa Senado at sa House of Representatives. Ang katotohanan ay hindi dapat itokhang. Correct! Ayan. Ginamit ang salitang tokhang. Napakalalim.
ginamit ni Pangulong Bongbong Marcos ang tukhang. Ang tukhang ay inyong pinalaganap nung panahon ninyo, Sara Duterte, ng tatay mo. Tukhang. Salitang tukhang na naging trauma sa marami nating kababayan na ngayon ay naghahanap ng hustisya. Oh, kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Mga kababayan, ang Pangulo ng Pilipinas, Pangulong Bongbong Marcos, nakaka-proud, opo, sa tanang buhay ko na ako'y sinilang sa mundo, bukod sa kanyang ama na hindi ko inabot, oo. Pero mga kababayan, ngayon lang ako nakakita ng presidente na maipagmamalaki natin sa buong mundo. Ngayon lang ako nakakita ng ganito. Tandaan nyo, wala pang naging presidente ng Pilipinas sa tanang buhay ko na tulad ni Pangulong Bongbong. Kaya ako lumalaban, mga kababayan, dahil ito na yung pagkakataon na umpisa ng pagbabago ng bansang ito. Sa dami ng bansang napuntahan ko, lagi kong nakukumpara. Oo, itong bansa natin. Pagtungtong ko sa kanilang airport, makikita ko na kagad yung pagkakaiba. At masasabi nyo agad, kawawa. Kawawa ang Pilipinas. Bakit ganun na iwan tayo? Anong nangyari? Akala ko ba'y nung mawala si Pangulong Ferdinand Marcos Sr., magbabago ng higit? Bakit ganun, mga kababayan? Tila bang nasa hulihan na ang bansang ating sinilangan? Samantalang yung mga bansang dati ay ati lang tinutulungan. Ating lang tinutulungan, tulad ng South Korea, tulad ng Thailand, Indonesia, mga kababayan. Abay, malayong malayo na sila kumpara sa atin. Ngayon, mga kababayan, napagbigyan naman na itong mga taong gustong umagaw pa ng kapangyarihan. 6 na taon na silang naluklok, namuno, nabigyan ng pagkakataon. Kung sila'y talaga'y nagmamahal sa bansang ito, sa bayang ito, dapat pinakita na nila yung kanilang totoong pagmamahal na sinasabi. Yung sinasabi nila ngayon na ang hangarin lang naman nila ay mapabuti ang bawat Pilipino at ang ating bansa. Bakit wala? Meron ba kayo naramdaman? Yung mga proyektong maliliit dyan, ang pinagmamalaki niyan? Mga kababayan, hindi po ganun. Hindi po ganun ang pag-unlad ng bansa. Tandaan nyo yan. Marami tayong mga kababayan na pipilitan, totoo. Napipilitang mga ibang bansa dahil sa kahirapan. Hindi ba? Eto na yung panahon na dahan-dahan. Ang pag-unlad kasi ng bansa, lalo na't manggagaling sa pinakaibaba. Napakahirap iangat. Kaya kung hindi tayo tutulong, ito ang ibig kong sabihin. Kung hindi natin tutulungan si Pangulong Bongbong, hindi natin makakamit na kahit papano humabol tayo sa unahan. Oh, kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Ituloy natin to.
tapos na sana ang usapang ito kung tutuparin lamang ang sinumpaang panata na bilang lingkod bayan ay magsabi ng totoo at hindi hahadlangan. Imbis na din... Correct, mga kababayan. Napakasimple lang, Sara Dodede. Sasagutin mo lang ang katotohanan. Ipahayag kung ano yung ginawa nyo dyan. Hindi kailangang hadlangan at gumawa ng drama. Hindi kailanman maitatama ng isa pang pagkakamali ang ginawa mong putang inang pagkakamali. Kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Di ba't mga kababayan? Nagkamali na, aamin na lang naman. Bakit kung nagkamali ka, hindi mo ba kayang pagdusahan? Pagdusahan nyo yung ginawa nyong kasalanan. At yan naman ang tama. Pag nagkamali ka, dapat parusahan ka. Hindi po pwede na yung nagnakaw ng chichirya na piyato sa tindahan, ikinulong, pero ikaw bilyon-bilyon ang issue ng confidential fund mo mula nung mayor ka. Ikaw nakalaya, samantalang yung nagnakaw ng piyatos, puta, nakakulong. Oh, kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Oh, di ba? Tuloy. Diretsahang sagot, nililihis pa sa kwentong chicheria. Yan! Yun sinasabi ko. Ang corny. Mukha na tayong loko-loko. Biruin ninyo mga kababayan, didiretsahin mo lang yung sagot. Sara Dodede, na anak ni Digunyo. Diretsahang sagot, sasagutin mo lang. Ito yung nangyari. Nagastos ko, ninakaw ko. Alam naman namin yun. Pero nililihis mo, imbis na ikaw ay magpakumbaba. Kita mo, ang mga tao, alam na nila yan. Ninakaw mo yan, Sara Duterte. Oh, kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Diba mga kababayan, hindi pa ba malinaw sa mga may malinaw na kaisipan na talagang ninakaw ni Sara Duterte yung pondo ng mamamayan? Maliwanag na yan, Sara. Hindi mo na maluloko ang mga Pilipino. Tandaan mo, baka bukas ipapakita ang pwersa ng mga taong makabayan. Oh, anong magagawa ng 14, 28 na kasama anino mong taga-suporta? Putik na yan, Sara. Malabo yan. Oh. Hangad ko na matuldukan na itong mga pangyayaring ito sa parang matiwasay at magdadala sa atin sa katotohanan. Correct, mga kababayan. Kita nyo, puro kaayusan pa rin ang iniisip niya. Samantalang si Sara Duterte, abay, parang batang nagwawala na. Hindi mo na alam kung ano pa yung susunod na gagawin niya. Matapos mag-tantrums, magkuyadyad. At ngayon, mga kababayan, nagsisigaw na. Pa-interview dito, pa-interview doon. Kahit saang platform. Putik na yan, Sara. Pare-parehas lang naman sinasabi mo. Eh, hindi naman yung nang hinahanap ng tao. Kung hindi yung katotohanan sa paggastos mo sa pondo mo. Oh, kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Bigyan ko lang kayo ng background, mga kababayan. Noong panahon ni ERAP, nagkaroon ng pag-aalsa na puno ang EDSA. Totoo yan. Napuno ang EDSA sa panawagan ni Cardinal Sin. Nagpunta ang mga tao, estudyante, hinakot nila.
Sumunod mga kababayan, napatalsik si Pangulong Bongbo, si Pangulong Erap. Ano nangyari? Dumagsa ang mga Pilipino. Hindi inorganisa mga kababayan. Hindi inorganisa ang pagrarally, panawagan. Yun ang totoong people power. Walang panawagan at walang kahit na ano. Ang mga tao kusang pumunta ng EDSA para ipakita ang suporta kay Pangulong Erap noon. Yun ang totoong people power. Ngayon mga kababayan, inaantay yata ng mga Duterte yung people power na gusto nilang mangyari. Baka mangyari yan. 12 taong din ako nanungkulan sa magkaparehong kamara ng Kongreso. Batid ko ang kapangyarihan iginawad sa kanila ng taong bayan at ng ating konstitusyon. Buti pa si Pangulo may respeto. Nire-respeto ni Pangulo yung alin? Yung kanilang kapangyarihan, karapatan, obligasyon ng sangay ng lipunan. Ang Kongreso at Senado, ang Pangulo walang imik yan. Dahil nire-respeto niya ang kanilang kapangyarihan. Maliwanag naman. Diba? Pero si Sara Duterte, inang-inang yan. Binabastos ni Sara Duterte yung nire-respeto ni Pangulong Bongbong. Magkaiba sila ng pananaw. Oo, totoo naman. Magkaiba sila. Diba? Dahil dito, ikinagalang ko ang kanilang gawain bilang isang independenteng sangay ng ating republika. Kahit ang buong executive branch, lahat ng mga ahensya ay hindi nakakaligtas at parating sumasailalim sa kanilang masusing pagsusuri. Bilang isang bansa, marami tayong mga paghamon na dapat harapin at mga suliraning dapat bigyan ng lunas. Correct mga kababayan, ang daming problema ng bansang ito. Abay, binayo tayo. Binayo ng binayo. Sunod-sunod na bagyo. Mga kababayan, napakalaking pinsala, suliranin ng ating presidente. Dahil alam nyo naman, karamihan sa mga yan, walang ginawa kung bumatikos. Hindi na lang tumulong para nang sa ganun naman, mabawasan yung suliranin ni Pangulong Bongbong. Diba? Eh kaso hindi nga, nagpapabigat at nagpapahirap sila sa bayang ito. Sa kabila ng mga pambabatikos, nakatuon ang aking pansin sa pamamahala. Ngunit, hindi natin ikokompromiso ang rule of law. Correct! Malayong-malayo kay Digong, hindi kinukompromiso ang rule of law, mga kababayan. Meron tayong sinusunod na batas. Meron tayong konstitusyon na dapat sundan. Pero itong mga kalaban na bumabatikos at gustong pabagsakin si Pangulong Bongbong, sinasaalang-alang lahat ng binanggit ni Pangulong Bongbong. Wala sa kanila yan. Pamilyang bastos ang pamilyang Duterte. Diba? Tuloy. Kailangan manaig ang batas sa anumang sitwasyon. Yan! Manaig ang batas! Tama yan! Manaig ang batas! Ang may kasalanan ay may kasalanan. Ang nagkasala ay dapat parusahan. Pag napatunayang nagnakaw, nagtaksil si Sara Duterte sa ating mga Pilipino at bansang ito, dapat managot. Hindi po pwedeng TikTok na lang. Dadaanin lang sa TikTok at kung ano-anong pamamaraan. Hindi na pwede yung ganyan. Dapat walang pinipili ang batas. Lahat tayo mga kababayan, dapat sumunod at managot kung meron tayong dapat panagutan. Diba? Tuloy. Sino man ang tamaan. Yan! Puta! Matindi yan, mga kababayan. Sino man ang tamaan. Kahit ikaw, Digong, malapit ka na. Sara, ikaw din, ha? Huwag kang magpakampante.
hindi mo madadala sa awa. Mabait si Pangulo, pero pagdating, sabi niya, nagkamali, batas ang paiiralin. Patay ka. Sama mo na, Mr. President, yung iba. Yung kalbo at kamukha ni Jack Ma. Yung nagtatago, abay, inilaglag na. Sabi nila, hindi daw umaalis ng bansa. Pero sabi ni Sarah, abay, lumayas na. So si Sarah, nilaglag. Si Roque, putik na yan, mga kababayan, isa pa yan. Ha? Isa pa yan. O, sige, tuloy. Kaya hindi ko hahayaan magtagumpay ang hangarin ng iba na hatakin ang buong bansa sa burak ng politika. Correct! Mr. President, yan ang inaantay namin mga salita mo. Huwag mo nga hayaan ang bansang ito na maagaw, hilahin sa komunoy. Hindi lang komunoy, kumukulong, langis. Sabay-sabay tayo mga kababayan ilulubog ng mga Duterte. At sila lang ang nandoon nagpapakasarap sa pera ng bayan. Ha, mga kababayan, ang hirap niyan. Mga kababayan, sa mga DDS na nandito, tanong ko lang, kailan ba kayo matatauhan? Tayo'y mga kapwa Pilipino, bakit hindi kayo naninimbang? Oh, kininayo mo na. Oh, kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Mga kababayan. Ituloy. Igalang natin ang proseso. Tuparin natin ang batas. Alalahanin natin. Walang batas-batas kila Duterte. Ang mga Duterte, sila ang batas. Ang mga mahihirap, walang batas. Ganon, mga kababayan. Ang mga Duterte lang ang batas. Ang mga nandiyan, nakasama, 10 ng mga kasamahan sa kanila, walang batas-batas dyan. Hindi nila tayo mahal, mga kababayan. Dahil kung mahal tayo niyan, hindi dapat tayo pinatay at pinahirapan. Diba? Ang mandato na pinagkatiwala sa atin ng milyon-milyon na Pilipino. Magtrabaho po tayo sa ikauunlad ng Republika ng Pilipinas. Putik na yan, oh. Pinaringgan yung mga DDS, walang trabaho. Hoy, mga DDS, magtrabaho daw kayo. Wala na kayong ambag, pabigat pa kayo. Abay, mahiya naman kayo. Diba mga kababayan? Our beloved, Boss Mike, 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 Boss Mike